Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mismong si Pangulong Duterte na ang nag-anunsyo sa kanyang Talk to the People kagabi na tatakbo siya bilang vice-presidente sa election 2022. Pero ayon sa ilang miyembro ng gabinete, edited at hindi isinama sa umereng talumpati ang binitawang kondisyon sa pagtakbo. Ayon sa kanila, kakandidato lang daw ang presidente kung hindi tatakbo ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahapon, mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang nagsabing tinanggap na ng Pangulo ang panghihimok ng kanyang partidong PDP Laban na tumakbo siya bilang vice-presidente sa election 2022. Kinagabihan, bago matapos ang kanyang pre-recorded na Talk to the People, ito ang umereng sinabi ng Pangulo. Gusto talaga ninyo? O sige. Tatakbo ako ng vice-presidente. Then I will continue the crusade. I'm worried about the drugs, insurgency. Well, number one is insurgency, then criminality, drugs. I may not have the power to give the direction or guidance, but I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days. Pero ngayong umaga, may isang source na nagsabi sa GMA News, edited o may hindi raw isinama sa mga ipinalabas sa pahayag ng Pangulo kagabi sa telebisyon tungkol sa kanyang pagtakbo. Nasa Talk to the People kagabi si Defense Secretary Delphine Lorenzana at ikinwento niya ang kanyang narinig. Sabi niya, once na tumakbo si Sara, out na kami ni Secretary Bongbos. Ibig sabihin, pag hindi tatakbo si Mayor Sara, tatakbo sila. Pag tumakbo na si Mayor Sara Duterte, withdraw silang dalawa kasi sabi niya ay kung tatakbo si Inday na ano, sabi niya na tatawag nito pagka-presidente, ay siya yung maninidi ng kanyang mga PC. Yan ang words na lang na narinig ko kagabi. Tinanggal lang. Kinumpirma rin ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nakasama rin ng Pangulo sa Talk to the People kagabi. To be more exact, ang sabi niya, kung tatakbo si Mayor Sara, Bong is out. Ako naman, dahil sa delikadeza, hindi po pwedeng dalawang Duterte ang tatakbo. So if Sara runs, then she will have to choose her own vice president. Yan po ang mga binitawang salita kahapon ng ating presidente. May tanong lang po si Ivan Mayrina ng GMA News. Bakit daw po na-edit out ang pahayag na yon? Wala Secretary. Po akong kinalaman dyan. Pakitanong po dyan po sa RTVM at saka sa PTV4 dahil PCOO po sila. Wala pang tugon ng PCOO at ang RTVM dito. Sabi naman ni Senador Bongo, kung ano man daw ang maging desisyon ng mga Duterte, susuportahan niya ito. I am still not interested in running for president. As I have said before, if Mayor Sara runs, I will support her. Umpisa pa lang, sinabi ko na kung ano ang magiging desisyon ng mga Duterte, ay suportado ko ito. Sa ngayon, antayin na lang natin ang kanilang pinal na desisyon. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.